kalayain at samahin ang Panginoong putihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na kunyat inirang kawang iningatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong putihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana ng mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya kayo
sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, ipanirinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tamboli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Kayo sa akin at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan."
nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Sintindi ng init ng araw sa labas. Lord, nako, maraming salamat po, Panginoon. Ganun pa man, hindi po natatapos ang pagdarasal natin para sa mga kababayan nating umaahon pa lang mula sa mga bagyong nagdaan. Kaya, please, alam ko marami kayong mga kanya-kanyang mga hiling at pakiusap sa Nazareno, pero huwag nating kalimutang ipagdasal pa rin ang mga kababayan nating basa pa siguro, nakalubog pa sa baha, umaahon pa. Isang magandang ugaling Kristiyano ang marunong tayong magdasal para sa isa't isa. Pwede ho ba pakisabi sa katabi ninyo, ipagdadasal kita? Sabihin niyo po sa katabi ninyo ngayon, yung mga nasa online, sabihin niyo po yan sa mga kasama niyo, sa opisina man kayo, sa bahay, ipagdadasal kita, I will pray for you. Kaya huwag niyong mamaliitin. Minsan, meron kayong mga kakilala, lumalapit, humihingi ng tulong sa inyo. Anong sasabihin ninyo? Pasensya ka na ha, wala ako maibibigay. Prayer lang. Anong lang ka dyan? Huwag mong nilalang lang ang prayer. Sabi sa ating unang pagbasa ngayon, mga kapatid, mula nang marinig namin ang tungkol sa inyo, lagi na namin kayong pinagdadasal. Maniwala ho kayo mga kapatid, ang simbahan ng Quiapo ay nagdadasal para sa inyong mga deboto ng Poong Nazareno. Kayo man ay may hinuhulog, malaki, maliit, wala man, kayo ay pumupunta sa simbahan na ito, uuwi kayong taglay ninyo. Taglay ninyo ang pangakong may nagdadasal para sa inyo. Amen? Yan ang baunin natin lagi. Paglabas ninyo ng simbahan mamaya, huwag kayong lalabas ng kayo ay parang hinang-hina at lupay-pay pa rin. Lumabas kayo sa simbahan na ito, taglay-taglay ang isang pangako na may nagdasal para sa inyo. Yun ang ugali ng mga Kristiyano, kagaya ni Pablo, kagaya ng mga unang Kristiyano. Ipinagdasal nila ang bawat isa at yan ang wag dapat mawala sa atin. Meron man tayong kanya-kanyang pangangailangan, yung pong maalala natin, yung kapwa natin, malaking bagay na iyon. Kaya nga, magre-report ako sa inyo, Webes ngayon, ay Thursday feeding program ng Quiapo. Kaninang umaga, tayo po ay naglingkod, nagpakain sa 389 na mga homeless. Mga nakatira po ito sa kalsada. At kayo po, lagi ko sinasabi ito, kayo mga nagsisimba at nagbibigay ng inyong tulong, donasyon, hindi man kayo nakakasama pa, dahil baka pagdating ng araw, isa sa inyo, ilan sa inyo, makasama namin sa gawain na ito. Kayo ay bahagi ng programang yan. Pero kanina, hindi lang po basta feeding. Ginanap po kanina ang first medical mission para sa first batch. At bago kami kumain, lagi tayo may katesismo. At nagdadasal kami ng sama-sama rin. Sabay-sabay din. At
yun ang pinakamahalagang bahagi doon. Alam nyo, iba yung pakiramdam. Alam ni Sister Yan, ni Ate Minnie, kaya lang pa nagpe-prayer kasi nakapikit ako eh. So hindi ko na nakikita yung mga itsura nila. Makikita ko na lang yan pag napicture na at na-share na namin yung mga larawan. Makikita ko iba sa kanila, pikit na pikit, lumuluha pa. Damang-dama yung pagdadasal. At huwag nating kalilimutan. Huwag kang mahiyang may nagdadasal para sa'yo. Huwag mong maliitin ang mga taong nagdadasal para sa'yo. Ang topic ng katesismo namin kanina, kapakumbabaan. Walang pagbabalik loob kung walang kababaang loob. Kapakumbabaan ang simula ng iyong kaligtasan. Napakaganda ng ebanghelyo natin ngayon. Si Pedro at ang kanyang mga kasamahan, ito'y mga professional na mangingisda. Matagal na silang mangingisda, kaya alam na nila ang tamang paraan, oras, lugar para makahuli ng maraming isda. Matatalinong tao ito. Negosyante. May kaya. Pero nang dumating si Kristo sa buhay nila, iminulat sa kanila ang isang mas mahalagang kayamanan ng isang tao sa kanyang buhay. Kababaang loob. Humility. Dahil nang sinabi ni Kristo sa kanilang, ihulog nyo ang lambat doon. Anong sabi ni Pedro? Umiral muna ang kanyang talino bilang tao. Magdamag na po kami ng isda. Wala kaming nahuli. Pero, dahil sinabi mo, gagawin namin. May hangganan ang katalinuhan. May hangganan ang kaalaman, ang kakayahan, at ang kayamanan ng tao sa mundo. Huwag mong kalilimutan yan. May hangganan. At sana pag nadumating ang hangganan na iyon, huwag kang magagalit sa ibang tao. Dahil naunahan ka nila. Dahil mas alam nila. Huwag kang magtatampo. Dahil pag tinanggap mo ang hangganan, doon mo mas maiintindihan ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi ni Pedro, dahil sa sinabi mo, susunod kami. Anong napala ni Pedro? Ano ang napala ng isang taong mapagkumbaba? Mas lalo siyang pinagpala na halos mapunit na ang kanilang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Kaya ano pa ang ginawa ni Pedro? Another kababaang loob. Humingi siya ng tulong sa mga nasa kabilang bangka. Kuminsan tayo, kayabangan mo rin ang umiiral eh. Alam mong hindi mo na kaya eh. Ha? Kainin mo yung fried chicken mo minsan. Alam mong hindi mo na kaya. Huwag kang mayabang. Kasi hindi lang ikaw ang nahihirapan. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong mapagkumbaba, lalong pinagpapala. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ito ang ipagdasal natin sa Panginoon. Ipagdasal natin ang bawat isa na sana huwag mawala ang kababaang loob sa puso natin. Maniwala ka sa hindi, humble ka rin. Minsan lang siguro nakakalimutan mo. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kababaang loob. Kailangan mo lang paniwalaan. Kailangan mo lang palakasin. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, araw-araw, ihanda natin ang sarili natin sa mga pagkakataon na kung saan kailangan nating harapin at tanggapin ang mga bagay na hindi na kaya ng isipan, ng katawan at ng kalooban natin. At doon papasok at doon mas makikita ang tunay na kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Walang
pagbabagong loob kung walang kababaang loob. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong mapagkumbaba, katulad ni Pedro, lalong pinagpapala. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Halik kayo, sumunod kayo sa akin." Tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang pananalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin at sabihin, "Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig." Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at yaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay, manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo nawa ay magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kababayan nating labis na naging biktima ng mga bagyo at habagat sa ating bansa, ang mga katutubo at bilanggo at ang kanilang mga pamilya, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga estudyanteng nahihirapan sa kanilang pag-aaral, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo po ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak, siya na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ama, ito'y bunga
kapis iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang walang sawang nagpapatawad sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Dominus Beatus fi irqui spera qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and arbor, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus fi irqui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times, His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus fi irqui sperat, qui sperat in eo. Glorify the Lord with me, let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustate et videte coniam suavis est Dominus.
Dominus, Beatus virki sperat, qui sperat in me. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus, Beatus virki sperat, qui sperat in me. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service mamaya po ngayong September 7, Webe, sa ganap na ika-anim po ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas, September 8, birthday ni Mama Mary. Tayo po sana ay magsimba upang ipagdiwang natin ang kaarawan ng ina ng ating Panginoong Jesus Nazareno at nating lahat. Pangalawa, ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat po hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi po sa patuloy ninyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain, pagpapaayos, pagpapabuti pa ng ating simbahan at mga programa ng ating simbahan kagaya ng feeding program. Yung pong mga pinansyal na tulong ng mga nasa ibang bansa rin at kayo dito sa ating parish finance office lamang po. Yung mga magbibigay pa ng in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, sabon, tubig, doon po sa ating Benedict Building. Doon po sa may pila ng pahalik, nandun po ang Benedict Building para po nandoon ang ating social service at relief office. Yan po ay binibigay natin hindi lang pag may bagyo at kalamidad, kundi sa iba't ibang institusyon, simbahan, at iba pang nangangailangan ng ating tulong. Kahit hindi kayo nakakasama, maniwala kayo. Bahagi kayo sa mga gawaing yan, at bahagi kayo sa pagpapalang ibibigay din ng Diyos. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,